po mga bossing, ha, bago tayo mag-proceed sa speed test ng bawat frequency band, nais ko sana ipakita itong aking dalawang Yagi antenna. So yung pinakadulo sa itaas, sa pinakatuktok, yun na yung aking main. Tapos itong pangalawa, yung pinakamaliit na Yagi antenna, ay ang pang diversion ko. So okay, at mga frequency nito ay 1800 MHz yung pinakatuktok niya, tapos yung ibaba naman yung diversion 1700 to 2700 MHz yung pangalawa. Ito yon, tapos ito yung pinakatuktok na ano. So okay, proceed na tayo sa speed test na bawat frequency band ng Smart LTE Advanced. So expected ko at di ako makapag-speed test sa band 28. Makikita ko para okay naman dito yung tatlong frequency band dito. Yung band 1, band 3, tapos yung band 40. So yun lang ang speed test ko dito sa aming location. So okay, saglit lang po at bababa lang po dito. Hello po mga bossing, ito na po yung SmartBro dashboard ng Packet WiFi mq-725 LTE Advanced. Ngayon po yan, nakaset up yung aking Packet WiFi sa yung kulay itin na Yagi or yung cable ay nasa MF. Tapos yung kulay green na cable nasa diversion. Medyo nagtataka lang ako dito sa Packet WiFi na to na pang band 40 yung MF na to. So proceed muna tayo dito sa pag-login. So ngayon syempre sa username, SmartBro, tapos kayo na bahala kung anong gusto yung password dito. Tapos login na ako. Ngayon ay edit natin to, yung index na to. Gawin natin engineer. So nasa band 40 ako. Yung band 40 na yan ay sa bandang ports ng MF. Itong kulay itim na cable na to, ang Yagi, okay. At yung ano, yung frequency ng band 3 at yung band 1, nasa ano yun eh, nasa PRA. So yun lang na-discover ko, ha. So mamaya mag-PRA tayo. Tatlong frequency band lang pwede kong matest kasi yung band 28 di compatible sa Yagi antenna ko. Di sakop ng frequency. Okay. Ngayon ay nasa band 40 tayo. Then speed test tayo. So yung band 40, okay, nasa 5 to 7 yung sinner, tapos RSRP, tapos yung RSI 55, okay. So ngayon ay change natin ng Smart Makati. So far so good, maganda yung band 40. Tignan natin yung upload. Okay, kayo na po, humusga. Tatlong frequency band lang pwede dito sa aking location. Dito nga pala ako dito sa nagpayong pinagbuhatan.
Okay, ang set natin sa band 3. Hindi lang. Siyempre magre-restart 'to, no. Ngayon set natin sa band 3, tapos pre-restart 'yan. Magre-restart yung packet wifi. Then sa pag-restart ng packet wifi, ililipat ko yung yagi na kulay itim na cable ay sa bandang PRA. Yun lang kasi na napansin ko malakas na ports ng band 3. Okay. Internet connection connected, okay. Okay, nasa band 3 po tayo. Okay, maganda yung RSI niya, nasa 43. Sinner, maganda rin. So ngayon ay okay, speed test na tayo. Tandaan niyo po at band 3 po 'yan. So go. Maya-maya lang konti, check natin yung tatlong frequency na na-test natin. Okay, ang pinaka-last ay yung band 1. Yun ay ang 2,100 MHz. Itong band 3 ay nasa 1,800 MHz. Okay. Okay, lipat ko lang to yung band. Sa band 1 tayo. Testing natin band 1. So, kanina band 40, no? So, baliwala na to band 28 kasi mahina dito yung band 28 at di compatible yung Yagi antenna ko. So, band 1 tayo. Okay, papunta na tayo sa band 1. Naka-restart na po siya. Okay, check na natin yung band 1. Okay. Okay, nasa band 1 na po siya. Tapos, proceed na tayo sa last speed test natin. Same position pa rin yung antenna ports. Nasa PRA yung kulay itim na cable, tapos yung kulay green nasa diversion. Okay, finally, yan yung tatlong speed test natin.
punta tayo sa results. Ngayon ay oras ay nasa plus 4:30 or 4:31. Okay, nandito na po tayo sa result ng kaninang speed test natin. Ito yung band 40. Tapos ito yung band 3. Tapos ito yung band 1. So, observe yan po. Mas malakas yung band 40, no? So, okay. Dito na po nagtatapos ng aking tinatawag kong frequency band locking ng SMARTBRO LTE Packet WIFI mq-725 na LTE-ADVANCE na green na brand ay GREENPACKET. So, okay, huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel kung nagustuhan niyo po itong pinapakita ko sa inyo at para sa inyo po. At huwag po mahiyang click yung bell button para ma-updated po kayo sa mga dalating pang latest na aking videos. So, okay, paalam po at hanggang sa muli po. Ako muli si Mr. Ramos, ang aking YouTube channel. Bye-bye po.